Magandang araw sa inyo mga agulay. Ngayon naman ay magtatanim tayo ng kamatis. Tuturo ko sa inyo kung paano alagaan at paramihin ang mga bunga nito. Simulan po natin sa pagpapatubo ng buto ng kamatis. Gagamit po ako ng plastic cup dito mga agulay. Gupitin lang natin yung ilalim na parte para magsilbing labasan ng sobrang tubig. Ang gamit kong buto ng kamatis mga agulay ay yung nabibili sa palengke. Kunin nyo lang po yung mga buto at ibilad sa araw saka natin gamitin. Gumawa po tayo ng butas na may 1 cm ang lalim. Maglagay ng isang buto kada butas. Tabunan at diligan. Within 5 to 7 days ay tutubo na ang ating kamatis. Siguraduhin natin na makakakuha ito ng sapat na sikat ng araw. Ang kamatis po kasi ay heat loving plant. Mas mabilis silang lumalaki kapag babad sa araw. After 18 days, ganito na po kalaki ang ating kamatis. Pwede na po natin itong ilipat sa kanyang permanenteng lalagyan. Ito po ang aking pagtataniman ng kamatis mga kagulay, ang 10 liter plastic container. Gupitin lang natin itong ibabaw na parte at maglagay tayo ng butas sa gilid para sa drainage para makalabas-pasok ang hangin sa loob ng container. Makakatulong rin ito kagulay para maiwasan ang pag-rootbound ng mga ugat. Ang rootbound po ay ito po yung pag-ikot ng mga ugat sa hugis ng ating lalagyan. Kung mapapansin nyo mga kagulay ay wala itong butas sa ilalim. Itong part na ito ay magsisilbing reserve ng tubig sa ating kamatis at para maiwasan na rin ang paglabas ng mga ugat sa ilalim ng ating container. Pwede na po natin tanggalin itong mga naunang dahon mga kagulay dahil ibabaon natin ito sa lupa hanggang dito. Makakatulong ito para magkaroon ng maraming ugat ang tanim nating kamatis. Kapag marami ang ugat, mas mabilis itong lalaki. Ngayon naman ay maglilipat tanim na tayo mga kagulay. Dahan-dahan lang po tayo sa paglilipat para maiwasan nating masira o maputol ang mga ugat nito na pwedeng maging dahilan ng pagbagal ng paglaki. After po natin maglipat tanim, ay diligan natin itong mabuti para maiwasan ang pagkatuyo ng mga ugat. Maglagay na rin tayo ng balat ng itlog mga agulay for additional calcium. At the same time ay magsisilbi itong mulch sa ating kamatis. Makakatulong ito para ma-retain ang moisture ng ating lupa. Para masuportahan po natin ang mabilis na paglaki ng tanim nating kamatis, ay magbigay po tayo ng fertilizer na may nitrogen. Dahil ang nitrogen ang responsable sa mabilis na paglaki at pagkakaroon ng malalapad at verdeng dahon. Kapag nagkulang sa nitrogen ang tanim nating kamatis, ay magiging sani ito ng pagbagal ng paglaki at pagkakaroon ng mga dilaw na dahon. Ito po ang ginagamit kong nitrogen source sa aking mga tanim, ang fish amino acid. Ang paggamit po nito ay 2 kutsara sa 1 litrong tubig. Idilig lang po natin ito 2 beses sa 1 linggo para makasiguro tayo sa mabilis na paglaki nito. Ang tanim nyo bang kamatis mga kagulay ay maraming bulaklak pero kakaunti ang bunga? Dahil nalalaglag na ito bago pa man maging bunga. May mga dahilan kung bakit nalalaglag ang mga ito kagulay. Una na po dyan ay ang kakulangan sa calcium. Ito po ang kadalasang problema, ang kakulangan sa calcium mga kagulay. Ang calcium po kasi ang responsable sa pagpapatibay ng kapit ng mga bulaklak. Para masolusyonan po natin yan ay pwede po tayong gumawa ng kalpos. Ang kalpos po ay gawa sa balat ng itlog at suka. Meron po dito sa channel natin mga kagulay kung paano gumawa ng kalpos. Madali lang naman po ang paggawa nito. Ang isa pa pong dahilan kung bakit nalalaglag ang mga bulaklak ay ang overwatering o sobrang pagdidilig o kaya ay labis na pagulan mga kagulay. Madalas ito nangyayari kapag ang lupang gamit natin ay hindi well draining. Para maiwasan po natin yan ay magdilig lang tayo kapag ang ibabaw na parte ng ating lupa ay malapit ng matuyo. Kapag basa pa naman ang lupa ay ipagpaliban na muna ang pagdidilig. After ng pamumulaklak
ay kasunod na ang pamumunga ng tanim nating kamatis. Tandaan mga kagulay, kapag namumunga na ang ating tanim na kamatis, ay dumodoble na ang pangangailangan nito ng tubig. Huwag po natin nahaya ang matuyuan ng tubig ang ating lupa. Para naman po masuportahan natin ang paglaki ng mga bunga at maparami lalo natin ang mga bulaklak, ay magsasagawa po tayo ng pruning at pagbibigay ng mga fertilizer na makakatulong sa pagkakaroon ng maraming bulaklak at bunga. Ngayon naman po ay magsasagawa tayo ng pruning mga kagulay. Tanggalin lang po natin ang mga dahon at sanga sa ibabang parte. Kaya po natin tinatanggal yan mga kagulay dahil nangangailangan din ang mga yan ng nutrients sa kanilang paglaki. Kung tatanggalin po natin ito, yung mga nutrients na napupunta dito ay direkta na pong mapupunta sa taas na parte kung saan nandoon ang mga bulaklak at bunga. Malaki po ang maitutulong nito sa pagpaparami ng mga bulaklak at bunga mga kagulay. Maglagay na rin po tayo ng suporta sa puno ng ating kamatis. Dahil kapag lumalaki at dumadami na ang bunga ay bumibigat na ito. Kapag hindi po natin nilagyan, ay maaaring maging sanhi ito ng pagkatumba o kaya ay pagkaputol ng mga sanga. After po natin mag-pruning, ay magbibigay naman tayo ng mga fertilizer. Unahin na po natin ang pag-spray ng fermented fruit juice. Spray lang po natin ito sa lahat ng dahon. Makakatulong ito sa pagpaparami ng mga bulaklak at bunga. Sa hapon po ito ini-spray mga kagulay. Kapag hindi na direktang nasisinaga ng araw ang tanim natin, spray natin ito 2-3 beses sa isang linggo para makasiguro tayo na magkaroon ito ng maraming bulaklak at bunga. After natin mag-spray ng fermented fruit juice, ay maglagay naman tayo ng compost. Dahil ang compost ay complete fertilizer para sa ating mga tanim. Dahil meron itong mga primary at secondary nutrients na kailangan ng mga halaman. Kung meron po kayong vermicast o kaya ay dried cow manure, ay pwede rin po natin itong gamitin. Ito po kasi ang magsisilbing pagkain ng tanim nating kamatis na tutulong para magkaroon ng maraming bulaklak at bunga. Maglagay po tayo nito mga agulay every 10 days para sa tuloy-tuloy na pamumulaklak at pamumunga ng tanim nating kamatis. After po natin maglagay ng compost, ay diligan ito ng mabuti para po ma-absorb agad ito ng mga ugat. Ito na po ang tanim kong kamatis mga kagulay after 15 days nung nagsagawa ako ng pruning at pagbibigay ng mga fertilizer. Nagsagawa po ulit ako ng pruning dyan mga kagulay. Tinanggal ko lang po yung mga dahon malapit sa unang cluster ng bunga para mapabilis ang paglaki at paghinog ng mga ito. Tuloy-tuloy lang po mga kagulay ang pagbibigay natin ng mga fertilizer para tuloy-tuloy rin po ang pamumunga ng tanim nating kamatis. Di magtatagal ay maihinog na ang mga bunga ng tanim nating kamatis at makakapag-harvest na tayo ng sariwa at malinis na kamatis. Ang kagandahan po kagulay kapag hinog sa puno ang kamatis ay makatas ito at medyo manamis-namis. Sana po ay may natutunan kayo sa pagtatanim ng kamatis mga kagulay. Huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video. Maraming salamat po sa panonood mga kagulay. See you po sa next video natin.